sa ulo ng mga pinakatampok na balita ngayong araw na ito. Piso dagdag singil, aprobado na. Unhayan ang nangyari sa Gawad Patnubay. Bayan ng Lubo, nagdiwang ng 152 founding anniversary. Gilas Pilipinas pasok sa semifinals. Mula sa tahanan ng katotohanan, sandigan ng bayan, nakatutok, nakaagapay sa mga kaganapan sa bayan ng Lubo. Ito ang TNM, Tinig ng Masa. Mabuhay Pilipinas! Magandang araw, lalawigan ng Batangas! Nagbabalita mula sa bayan ng Lubo, ako si Paul Miguel Castillo. At ako naman si Daniel Imperaeta. At ito ang TNM, Tinig ng Masa. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Laboratory Board or LTFRB ang piso dagdag singil sa pamasahe. Epektibo ang kautusan simula Linggo, October 8. Nabuo ito matapos sa sinaguang mga pandinig kasama na rin ng mga petisyon ng transport group para sa dagdag singil bungsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para sa akin bilang isang commuter, ang piso dagdag singil sa pamasahe sa jeep ay may negatibong epekto para sa akin. Dahil ako bilang isang commuter sa pang-araw-araw ko na pamamasahe ay mabigat para sa akin ang piso na dagdag kada kilometrahe. Dahil hindi naman nadadagdagan ang aking sahod, pero patuloy na nadadagdagan ang aking gastos. Samantala, nagdaos naman ng Gawad Patnubay ang Lubo South Office. Alamin sa ulat ni Hannah Mae Gutierrez. Nakilahok ang punong bayan, Mayor Lota Manalo sa pagdiriwang ng Lubo sa office ng World Teachers Day noong October 3 sa Lubo Town Plaza. Dinaluhan ang nasabing programa ng mga panauhin, punong guro at teachers sa iba't ibang paaralan sa bayan. Pinarangalan ang mga natatanging guro at kinilala sila sa kanilang serbisyo sa aktibidad na ito. Ilan sa mga parangal na ibinigay ay Service Award na ang tumatanggap ay mga gurong 10 hanggang 35 na taon na sa serbisyo. Mayroon ding Outstanding IPCRF para sa mga guro at Outstanding OPCRF para naman sa mga punong guro. Ang mga mamamahayag ay dapat maging tapat, patas at matapang sa pangangalap, pag-uulat at pagbibigay kahulugan sa impormasyon. Kahit bata, matanda, walang pinipiling edad ang responsableng mamamahayag. Kaya't halina, ikaw, ako, tayo, sama-sama nating isulong ang responsableng journalismo. Las Pilipinas, pasok na sa semifinals. Alamin ang karagdagang detalye sa ulat ni John Mark Mercado. Matapos patumbahin ng Gilas Pilipinas ang Iran sa makapigil hinangang bakbakan, ay nakapasok sila sa semifinal. Mainit na opensa ang ipinamalas ng Gilas laban sa Iran. Naging crucial ang laban dahil sa pinakitang lakas ng bawat koponan. At natapos ang score na 84-83. Nagpakitang Gilas na agad sa unang yugto pa lamang ng Asian Games ang mga manlaro ng Pilipinas. Hindi umubra ang depensa ng Iran dahil sa husay at galing ng Gilas Pilipinas. Nagpaulan agad si Justin Brown Tres, Scottie Thompson at Junior Pardo na nagresulta ng magandang laban. Muli, ako si John Marque Parcado para sa TNM. Nagtagis ng galing ang siyang na kandidata mula sa iba't ibang parte ng Batangas upang masungkit ang prestigyosong korona ng Anihan Festival Queen. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging open entry ang nasabing pageant sa buong lalawigan ng Batangas. Kinoronahan ang Anihang Festival Queen noong Setyembre 29 kung saan nakamit ng kandidata ng Levering na si George Penalis ang corona. Ginanap naman ang Anihang Festival Cloak Parade, Street Dance, Ritual Dance Competition kinabukasan matapos ang coronation. At iyan ang mga balita ang aming tinutukan. Wala kaming pinalampas at wala kaming kinilingan. Hanggang sa muli namin pagpapatrol. Ito ang TNM, Tinig ng Masa. At munting paalala, 81 araw na lang. Pasko na!